text, Alden de Chard, sabay hindi nagustuhan ang isa sa mga sinabi ng isang journalist patungkol kay Miss Catherine Bernardo. Ang lahat na yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nice ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, itong lahat ng mga legit na nanonood at sumusabaybay sa mga videos natin. Maraming maraming salamat po. And for today's video, mainit pa rin pinag-uusapan ngayon ang Katden Lab Team, ano? Dahil talagang sila po ang laman ng palagi ng ilan sa mga news sa insiders, news online, naging ilan sa mga YouTube channel, ay talagang mainit na pinag-uusapan si Catherine Bernardo and Alden Richards. Dahilan na rin para po talagang abangan ito ng ilan sa mga fani at ilan sa mga taga-suporta nga ni Catherine at ni Alden. Talagang dumadami na at mas nadadagdagan pa nga ang mga talaga namang todo ang pagsuporta sa kanila. Lalo na't ang dami pong mga revelation naglalabasan tulad ng ilang mga revelasyon na sinabi nga daw di umano nitong si Mr. OG Diaz sa kanyang showbiz channel na talaga namang magustong-gusto di umano ng mga kasambahay at kapamilya ni Miss Catherine Bernardo si Mr. Alden Richards na sa kanyang pagiging consistent sa paniligaw nga dito kay Miss Catherine. Sabi po ni Mr. OG Diaz sa kanyang channel, nakita ng mga gardener or jardinero at binabati, uy kayo pala yan, sabi ni Alden. Yan. So pinasabi po dito na parang palabati daw di umano si Alden. Binabati niya na itanong ni Mama Loy. Siyempre alam mo naman, pag napakagiliw naman ni Alden, lagi naman talagang yan, di ba? Kahit hindi nakangiti, parang nakangiti pa rin, ganon si Alden. Yun siyempre ang laging excited yung mga kasama sa bahay ni Catherine kapag nandun si Alden. Oo, saya-saya talaga namin that night, sabi ni OG. Gulat ang reaksyon ni Joe sa Poco at Mama Loy, sabay tanong ng huli, kasama ka sa bahay? Tila nagulat din si OG o baka nagbiro lang, sorry. Hirit ni Joe sa Poco, dati Tito OG dumadalaw sa bahay, ngayon si Alden at tuwang-tuwa ang mga kasama sa bahay. Ayan, ganun naman talaga siguro mga kasama sa bahay ni Catherine. Kung sino magpapangiti, sino magpapasaya kay Catherine, diba? Lalo na't welcome na welcome si Alden doon sa bahay. Sa madaling salita ay simple joy ang naibibigay ni Alden sa leading lady nga sa HLG2. Samantalang pinagdadrive daw di umano ng kapuso actor ang kapamilya actress sa paligid lang ng village. Kung saan nakatira ang huli? Base sa kwento ni OG na narinig din daw niya nito, kaya ang tanong tuloy ni Mama Lay, oo naman narinig mo, baka naman mapano na naman tayo niyan, sabi ni Alden. Si Alden sabi ano raw, kwento sa village ni Alden na siya daw ang nag-drive panigid-ligid doon kay Catherine. Tanong agad ni Mama na, ay drive instructor na rin si Alden. Pag mahal mo naman, di ba isipin mo ba estado mo sa buhay, sabi ni OG. Dagdag pa ni nila, ang cute lang tinuturoan ni Alden si Catherine. Tila kinilig na sabi naman ni Mama Loy. Gayon yung mga naniligaw. Ayun. So yun po yung ilan sa mga kaganapan sa buhay ni Alden Richards at ni Miss Catherine Bernardo. Kasi parang sinasabi po dito ni Mama Oj, talagang super welcome at talagang included na sa pamilya po ng Bernardo itong si Mr. Alden Richards. At nakikita natin talaga yung todong pagsuporta at pagtanggap na ng mga magulang ni Miss Catherine Bernardo kay Alden. Ang inaabangan na lang natin dito is kailan kaya dadali ni Alden Richards si Miss Catherine doon po sa kanyang mansion sa Laguna. Pero eto pag-usapan natin kasi pinag-usapan din po online ng ilan sa mga naging statement ni Miss Lolit Solis. No, sabi niya, salve, hindi ko alain na magiging exciting yung pagdiling kay Alden Richards at Catherine Bernardo. Nung una hindi pinapansin pero tumatagal nagkakaroon na ng ingay at excitement sa marami. Kaya masarap na single ka at walang commitment dahil kahit kanino pwede kang ipareha. Masarap din na single ka dahil exciting pag merong ililink sa'yo. Kaya siguro hanggang ngayon mas gusto ni Alden Richards sa maging single muna. Tignan mo, pwede siyang ipareha sa sino man, single din na babae. Saka hindi naman dapat magmadali, lalo pat successful naman ang karir mo. Gwapo ka, wala namang expiration date ang lalaki. Si Pinoy Aquino nga single na buhay pero ng achiever naman. At hanggang huli, hindi nalimutan yung romantic linking niya.
Kasi nasabi niya dito at pinagdidiinan niya na talagang single pa si Mr. Alden Deschardes at parang ready to mingle, ano, itong si Alden. Pero ito isang bagay na hindi niyo mabugustuhan kasi sabi niya, kaya naman dapat huwag ma-pressure si Alden Deschardes sa mga mapilit na magkaroon na siya ng love life. Kung wala pa siya mapili, okay lang, no rush. Hindi kailangan magmadali. Take his time. Pinaka number one pa rin good catch si Alden Deschardes. Among all bachelors, guwapo, bata, financially stable at popular, talagang kahit sino pipiliin niya magiging big news at kay inggitan ng lahat. Kung pwede nga lang na sana na yon ang favorite ladies ko ang piliin ni Alden, ako magiging very happy ako. Imagine mo kung si Andrea Brillantes, Bel Mariano at Jane De Leon ang maging choice niya, bongga, di ba? Pangarap lang po, wag maging violent ang reaction. Basta kung sino piliin ni Alden, go, go, go ako. Boto ako, promise. Hashtag classic Lolita. So, sinasabi din kasi si Manay Lolit Solis po kasi sa mga pinakamalapit dito kay Mr. Alden Deschardes. Kasi sa mga panahon na si Manay Lolit ay nasa ospital kasi meron po siyang sakit sa liver, if I'm not mistaken. At ngayon po, isa si Mr. Alden Deschardes na nagpapadala ng tulong dito kay Manay Lolit Solis na siyang kapag nagsusunod po ito ng kanyang article, lagi pong goods, no? Puro yung mga magagandang bagay tungkol kay Alden. Pero hindi lang nagustuhan ng ilang mga Kat Den fans. Bakit po kasama sa choice niya si Andrea Brillantes sa naging dahilan ng hiwalayang Katniel. Tapos ngayon, ipinapartner na naman kay Alden, ano? So, tapos, wala pa sa top choice netong si Manay Lolit, si Miss Catherine. Parang ini-echepwera niya si Catherine Bernardo dun sa mga choices or dun sa mga pagpipilian. Pero binawi niya naman ito kalaunan dahil sinabi niya na kung sino man daw di umanong magustuhan ni Mr. Alden Deschardes ay boto rin siya. So pinagtatakan lang natin bakit hindi niya pinili at hindi niya rin inilagay itong si Miss Catherine sa mga pagpipilian ni Alden Deschardes na siyang sobrang matunog ngayon, ba? Diba? Dahil sila po talaga yung talk of the town, apple of the eye. Halos lahat ata ng mga social media platform, pag pumunta ka ng Facebook, sila ang laman. Pumunta ka sa Twitter or X, sila ang laman. Sa YouTube, ganoon din. Maging sa pre-TV, diba kabi-kabilaan pa mga interview nitong si Alden Deschardes. Kaya naman sobrang matunog na matunog talaga yung kanilang at sobrang ingay ng kanilang tambalan. Kaya nga po, di ba napasigaw na lang si Daniel na wala na talaga kasi may kapiling ng iba si Miss Catherine Bernardo. So, kayo po, ano po ang saloobin ninyo patungkol sa statement ni Manay Lolit Solis patungkol sa mga girls na ililink niya dito kay Alden Deschardes? Comment down below. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone!